Dahil buong araw na walang kuryente, kaya napag-isipan namin na maligo na lang sa ilog kasama ko ang mga kaibigan ng pamangkin ko. Kinuha ko ang motor ko na walang washing para doon na lang sa ilog magwa-washing. Umalis na kami at doon na sumakay si Dines sa motor ni Ivan. Ngunit sira pala ang daan kaya napilitang magtulak si Dines. Tinahanan na rin namin si Jeven kasi hindi niya alam na maliligo kami sa ilog. Ayan, bumalik na sila. Akala ko hindi sasama si Jeven. Buti na lang ay pinayagan siya. Nagpapakitang gilas pa ang kaibigan namin. Tatlong motor na kami at si Dines ay nasa akin umangkas dahil siya na ang taga-Bidjo. Sa paralan ng Crispin na lang kami dumaan kasi malayo na kung doon sa Tibanban eh. Saktong pagdaan namin ay nandun yung mga kilala ko. Ayaw! Busy! At nag-hi ako sa kanila. Sana naman na daanan rin namin ang isang kaibigan na si Donkey kaya nagbabay na rin ako sa kanya. Paakyat na kami sa medyo matarik na daan pero kayang-kaya lang. Ang haba ng biyahe namin. Ay, 4 minuto lang pala dito na kami sa paralan ng Tandang Sora. Pagdating namin sa tindahan ay binigyan ko ng pera ang pamangkin ko dahil wala kaming dalang snacks. Mabuti nga sinuli pa niya ang sukli sa binigay ko ng pera. Bago namin marating ang pupuntahan naming resort ay kailangan naming tumawid sa tulay na gawa ng kahoy. Tingnan ninyo, maraming naliligo sa ilog dahil nga walang magawa sa kanilang bahay dahil sa brownout buong araw. Sobrang linis at linaw talaga ng ilog. Ito na, nakarating na talaga kami at dito na lang namin iiwanan ang motor namin. Bumili rin ako ng soft drinks dahil nakalimutan namin bumili kanina. Ayan, magsisimula na kaming maglakad papunta ng resort. Ngayon bumalik kami agad dahil naalala namin na wala pala kaming perang pang entrance fee. Kaya maghanap na lang kami ng lugar na maaring maliguan na walang entrance fee. Inutusan ko nga pala si Ivan at Jeben na manghiram ng baso kasi nakalimutan namin magdala ng baso. Buti na lang, mababait itong dalawa. Ito na, nagsisimula ulit kami maglakad. Medyo malapit naman pero binibilisan namin ang paglalakad namin kasi baka mabasa kami ng ulan. Dahil si Dennis ang cameraman so wala siyang bitbit at itong dalawang kasama namin na kabugihan lamang ang ambag, sila ang taga-bitbit ng binili namin. Sarang lamig ng tubig kasing lamig ng relasyon namin. Ang bilis naman nilang maglakad kasing bilis ng pag-iwan niya. Ouch! Sa wakas, nakahanap na talaga kami ng lugar at nilagay na namin ang aming mga dala. Si Dennis talaga ang sobrang excited maligo kaya ayon, naligo na rin kami. Ligo-ligo, langoy-langoy konti, tayo-tayo, ligo naman. Sarang lamig kasi. At si Ivan naman ay nagsimula ng kumain kaya yan tuloy kumain na rin kami. Ang saya-saya pa rin kahit yan lang ang pagkain namin. Nagsimula ng ulan at naalala ni Jebe na andun pala yung mama niya sa loob ng resort. Kaya pumunta kami doon kahit malakas na ang ulan. So ito sa gilid kami ng ilog dumaan kahit medyo lumakas ng agos ng tubig. Tinignan muna ni Jebe kung andun talaga ang mama niya. Ito naman kami atik-atik lang naliligo para papansin kami ng mama ni Jebe at iyain kaming kumain. Nalakasan namin konti aming boses para mas lalong mapansin. At ito na, pinakain nga kami. Nahiya pa kami dyan eh, pero wala. Wala agad kami nahiya eh, kasi gutom talaga kami. So ayun, pinaupo na kami at naupo agad kami. Ayan, hindi talaga halata ng gutom kami kasi kaunti lang laman ng pinggan namin. Kain lang kami ng kain kahit nahiya na kami. Masarap ang ulam nila, pero kaunti lang kinain namin dahil nahiya talaga kami. Pagkatapos namin kumain ay natusan ko si Ivan na hugasan ang aming pinggan. Ang bite talaga ng pamangkin ko. Yan, tapos na maghugas si Ivan kaya nagpaalam na kaming bumalik doon sa unang pinuntahan namin. Medyo malakas ng tubig pero tuloy pa rin kami. Ayan na, tamang balance lang at kapit sa ugat ng kahoy. Pagdating namin, pinulot na namin yung mga basura para malinis talaga. Nilagay ni Ivan sa plastic cellophane lahat ng basura at binibit-bit niya ito. Tumawid na kami sa ilog papunta doon sa mga motor namin. Medyo malalim ng ilog pero kaya naman. Unting lakad lang hanggang nauna na palang sumakay si Ivan at Jeven sa motor. Ayan, pauwi na kami, sobrang lakas ng ulan pero okay lang kasi basa naman kami. Una namin hinatid si Dennis at sumunod naman si Ivan at si Jeven. Ako pauwi na rin, so hanggang dito na lang muna.